Magandang hapon sa lahat. Ako si Consigliere Moy Palituan, dating kura paro ng Albarnabe. Ngayon ay kura ng Yahweh, ang Shepherd Philippine Committee. Ngayon ang pag-uusapan natin ay masaysayan ang kalitatan sa Albarnabe, masaysayan. Ang Line of Imagining, ang itablado ng kaligtasan and World States of Salvation. Alam tayo na ito? World States of Salvation. Alam mo sabi ng escape, itablado, alam mo ito tayo? Alam mo ba ito itablado? Meron mga kakarap niya. Siya ang may lalak ng langit at lupa. Siya ang may lalak ng mundo. Kung saan nilagay niya, nilagay niya ang paraiso. Sa paraiso, sinasetyo ng paraiso? Sinasetyo ng paraiso? Si Adam at siya pa si Eva. Yan. Ang setyo ng paraiso. Lahat na tayo sa lalak niya, nasira ng paraiso ay si Adan at si Eva. At napakaganda ng paraiso. Pagkat sa simula, ang paraiso ay walang hirap, walang pamatayan, walang kasalanan. Masaya ang paraiso. Walang kailangan ng airport. Maganda ang simula ng hangin. Mga kahoy, lahat ang ulang tumatutak sa doon. Kaya lamang, nagkaroon ng problema. Sapagkat meron yung pinagbawal ng Diyos. Ano yung pinagbawal niya? Ang kumain na lahat ng bunga, pero ang pinagbawal niya ay ang kumain ng isang puno. At ang bunga ng puno na ito ay tinatawag natin kahoy ng buhay na kahoy na kaalaman at kaulungan. Ngayon, meron pang isang nilalang na nanonood. Sino ito? Ito ang isa pa na nilalang na ito. Saya pun sedang. Ahas. Anda sedang mendengar. Bagaimana kita? Tinggi pun ya. Sebagai sebagai kawan. Anda sedang mendengar. Ahas. Itu dia. Pada perumpun atau kawan kamu akan dalam orang-orang yang bersama kamu. Ayah anda mengalami. Mengubah si tidak pernah mengubah. Eva. Ang sarap. Adan, pati na rito. Kumain pa rin. Anong sabi niya, Adan? Anong sabi niya, Adan? Otso, laylo-alo ako. Pero anong mayayari? Kumain yung kending si Eva. Sinusugan ang si nakita niya sa pagtasya at ang siya ba ay nakahubad. Wala siya ng damit. Nung nakita niya kung bigyan din siya ba, wow, maganda na pala katawan ng asawa mo ito. Ito kaya pumunod siya dito at ang hubad na kung may problema.
Kaya, meron na pala ko, kahit na nagtatanggol ang karantan dito, alam ako ba? Alam niya, alam ako ba? Lumalian ko sa may, sa may ex-exa. Sayawan ng mga nawan. Ngayon,
pangyayari ito, ang kasalanan ng tao ay nagdulot ng kamatayan at ng sakit at pananampalataya. Magkakaroon sila ng sakit at ng marami pa sa kaya mga kasalanan ng nangyayari ng mga kasalanan. Diabetes, cancer, kidney, at maraming sakit na nangyayari. Dahil sa kasalanan ng tao, maraming kasalanan ng tao na nagdulot ito ng pagkakasakitan ng lahat. Kaya, sabi na, mahal ng Diyos ang tao, kaya ginawa niya, pertan na, ano sabi niya, mahal. Dadapak ka at kakainin mo ang alaga mo. Mayroon na lang sila alaga mo yung nakahal. Ha? Lalo na sawa. Ano kita kaya na sawa? Pumunta ako sa kanyang at doon ang pare na ito ay may narami pa lang mga ahat ng asawa ang dami at di parang sa pato niya. Pero kulungan ito ng mga ahat ng malalaki na ang tulong niya at tuloy na sila mga mga kabuhay at sila makain ng mga ahat. Pagkat ito sa pato niya, alam niyo ang mga ahat na ito ay kasama na ang tulong sa mama. Maraming tao ang ginagawa, pinamasahin siya ng mga ahad. Sabi ko sa kanya ng kapatid, intimidate ko kung magpulong sa akong mga ahad. Mahirap, kapag ako ay nagtutulog at pero ang ahad, at ito ay nilalakangan ng ahad, at sabi niya sa kanya ng ahad, mamamatay na. Mabutin lamang na transfer siya ng kalungan at ngayon ang mga ahas niya ay kanyang pinagmamahami. Ngayon, dahil sa ahas ay nagkaroon ng kasalanan ng tao at dahil sa tao nagkaroon ng aligtasan at kapatawagan. Ano ang pinangako ng Diyos? Magkakaroon ng isang babae na siya kaapak sa akul ng lahat. At sino ito ba nito? Ang bagong Eva. Ito ang tinatawa ng Ave. Sino ito si Maria. Kaya pa rin sa mga sinasabi natin, Ave Maria. Ako po lang ang grasya. Kaya, ang bagong Eva ay Ave Maria. At dahil dyan, tayong lahat ay nagkaroon ng bagong pangalawang kabanata ng tablado ng kaligtasan. Sino ngayon ng mga ibang na sabang sa tablado ng kaligtasan nito? Ang anghel, anong pangalan ng anghel? Gabriel. Pangalawa, si Maria, pangatlo, Jose, pang-apat, mga mago, pang-lima, mga pastol. At ito, pinagdiro natin yung Pasko. Sapagkat, pagpagitan ng pagpatay ng anghel ni Gabriel, ay pinakilala ni Gabriel si Maria na bagong minamahal ng mga kapatid, ang itablado ng kaligtasan nito ay walang ginawa kung hindi ito tinatama na ng Christian redemption. Ang kaligtasan na niya sa ating Cristo, ating Panginoon. At ito ang
nagdilaw natin ng halata ng Advent, ang pagdabi, ang pagdabi ng Panginoon. At sa pagdabi ng Panginoon na alam natin, makakalot tayo ng panahon ng remembering, panahon ng pag-alaala, alaala ng ating pamilya, alaala ng ating pasariling buhay. Ano ang alaala natin? Kaya na pumalang dito sa Santa Spirit ng Panginoon. Kaya na siya binasa kay Tatay sa kasaya ng Tatay. October 17, 18, matatang na. October 16, 17, 18. Ilang sito ka na? Ako na lang dati. Alam ko siya, October 16, 17, 18. Dapat, buktuban ka na. Ngayon, noong pumasok natin ito sa gabay nito, ano ang nagtago sa'yo? Ano lang nga? Kasama ko rin sa state, natin taglaro tayo.
Bakit tayo matatakot? Bakit tayo matakot? Bakit natin dinamay sa atin ang biyaya ng Espiritu Santo para tayo lahat ay magkaroon ng lakas ng palunungan ng kataliluhan. At pwede natin ipagasal ang ating kapwa na may sakit para siya ay umalik. Pwede natin ipagasal para siya ay umatay. Kaya tinanong po akin, pamakaya din po, paano mo pwede ng asawa? Sa pagpapabaya na hindi pagdalangin sa pagkakaroon natin na pagbibuda sa ating sarili. Yan ang pamamaraan ng pagpapatay natin sa ating tapo. Hindi. Yan ang pinagbibuda ka. Kaya pinamahal ang mga kapatid, sa bagong kabanatan ito ng ating kaligtasan, sikapin natin na tayo maging bahagi ng kaligtasan ito. Na ang maangkin natin sa Panginoon ang lahat ng mga biyaya na binigay sa atin. At mga bagay na biyaya na nagwala sa atin ay kanyang ipinabali para sa lahat ng pagkaroon at kapangyarihan para magbago natin ang ating mundo. Ang bagong mundo na ito ay panahon ngayon ng ating pangatlong gawain natin ang kaligtasan. Kung saan tayo lahat ngayon ay isang aktibo na ginagawa niya ng mga propeta, ginagawa niya ng mga mali at ginagawa niya ng Kristo. Lahat tayo ay may karong bahagi sa gawa nito. Kaya ako'y natutuwa sa pagkat dito na sa Pagdilig Community. Lahat tayo ay nangyayari ng Panginoon para magkaroon ng ating gawain sa kaligtasan ito. Kaya next week, pasakay na ni Sunday. Medyo malungkot ako kasi bumawa na ang dati dito. Pero siya pa rin sinusugod ang ama para sa kanilang roon ay magkaroon siya ng kapayagan. Ang mahalaga, siya ay maging buhay ng saksi ng ating Panginoon. Kung saan po tayo ng roon ay magkaroon ng pamamahaya. Alam mo na ako. Ngayon ako ay nasa bahag dito na aking buhay. Kaya ako na dito na araw sa nagdarago. Binigyan ako ng misyon ng Panginoon na makapatag ng isang monasteryo at itatakas sa nakarating frontera sa mga mamiyaw. Kung sa akin tatayo ko ang malaki-malaki bahag para sa kaisahan ng mundo. Kaisahan ng frontera sa mga kaisahan natin sa ating pagsasalatay. Sana ay maganda natin ito na siya magtupad, may tupad sa mga tupad natin at magkaroon tayo ng bahagi ng gawin. Kaya kung ayaw natin, kahit yung patuloy ng tupad para lahat tayo ng bahagi ng gawin at lahat tayo ng misinero. Lahat tayo ay maging kamapahayag ng salita ng Diyos. Huwag natin kakalimutan, Mr. Delul, may magandang hapon ko. Mr. Delul, may magandang hapon ko. Hoy! Tapos mo si Padre sa Lina. Pinagawa ko mga mga sisla. Pasang beso. Alam niyo, sa ating bahay na napakalaga, pinakailangan ang marami natin ng Kristo. Sino-sino ang Kristo rin? Lahat tayo ay Kristo. Kung tayo ay makakaroon na bahagi sa kamay ng kaligtasan, bahagi ng ating mga disiplina sa kapahayagan ng Diyos,
kanya po, ano pa? Bilang katekista, lahat tayo may bahagi ng kabayan. Pero sabi na maraming mga kawilan at mga maraming mga anilin, ngunit kapag siya ang matatawin. Ano ang gawin natin para tumarang mga anilin? Pagkasal natin na tumarang mga anilin, lahat tayo ay maging kapakanin. Lahat tayo ay maging magkatawa. Tumay sa mga magkatawa ng kapatawa. Seminar, the link to our seminar is, as I'm going to say,